Hi everyone! Welcome back to my channel. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano umutang or paano mag-loan using your smart SIM. So, ang tawag sa loan na ito or ang tawag sa offer na ito ni Smart is Smart Pera Agad. Pero, before anything, please don't forget to subscribe para at least magiging updated kayo sa mga ibang topic na pag-uusapan natin. Kasi parang ang main na gusto ko kasi sa channel na ito is parang magbigay ng idea kung saan kayo pwedeng manghiram. Kasi syempre diba medyo mahirap manghiram sa mga friends, sa mga relatives. Yun, medyo mahirap manghiram sa kanila. So kung kailangan mo yung pera or may emergency ka na panggagamitan ng pera, tapos hindi mo alam kung saan ka pwedeng manghiram, at least may idea ka. So ayun, na-discuss ko before yung about sa personal loans for employed and self-employed, and na-discuss ko din kung ano yung mga pinakamaganda na apps kung saan kayo pwedeng manghiram na may mababang interest rate. And ngayon naman, eto nga yung tinatawag natin ni Smart Pera Agad na ino-offer ni Smart. Para lang sa mga tao na nagtumatangkilik kay Smart na yung SIM card nila is at least naka 6 months na active. So, yun. Ang una, so discuss ko na sa inyo yung proseso and check nyo rin kung pwede kayong makapanghiram kay Smart. Number one, syempre kailangan meron tayong SIM card na yun nga, kailangan naka 6 months na active. And pangalawa, syempre kailangan natin ng cellphone kasi paano ba gagana ang SIM card pag walang cellphone. So, bali ang gawin lang natin is type lang natin yung loan as in capital lahat, LOAN, and send to 2423. And after that, makakatanggap ka ng parang message na galing sa 2423 na parang ang lumalabas is thank you for registering, your request is being processed. So yun, parang pinaprocess daw nila yung request mo. And after that, meron ka pang matatanggap na message. So re-replyan mo lang siya ng oo or dalawang o na dapat capital letter din. And pagkatapos nun, makakatanggap ka ng confirmation if qualified ka o hindi. So, kapag qualified, or kapag hindi ka qualified, parang sinasabi nila dun na, thank you, please reapply, ganito, ganyan. And kapag qualified ka naman, makakatanggap ka ng call from them na parang nagsasabi na pupunta ka sa nearest branch nila para ituloy yung process. So, pagdating mo sa branch nila, parang mag-ano ka lang, mag-sign ng application form. And I think meron din silang ginagawang interview. And yon, after ng interview, kapag okay na lahat, ayan po yung time na i-release nila yung approved amount sa'yo. Ngayon lang, napakasimple lang yung process nila. Kaso nga lang, merong bad news na parang nung nag-search ako sa Google, trinay ko kasi kanina, at this time, parang hindi available yung offer ni Smart. Pero, parang inaayos pa nila. So, yun, antay na lang natin kung kailan nila i-open ulit yung offer nila. Kasi, syempre, hindi natin alam kung ano yung reason, kung ano, siguro in-upgrade nila or whatsoever. Basta, yun lang. Try and try na lang. Or, magbibigay ako ng update dito kung available na siya ulit. So, yun pala, hindi pala ako binabayaran ni Smart. So, gusto ko lang na i-share yung idea na to para at least makakuha tayo ng idea kung saan tayo pwedeng manghiram kapag badly need natin ang pera. Thank you for watching and sana may natutunan ulit kayo sa araw na ito. Sana patuloy niyo akong suportahan. Subscribe lang kayo sa channel na ito para updated kayo sa mga next videos na i-upload ko. And like niyo na rin yung video na to.
Sana naman panood nyo na rin yung mga ibang previews na ginawa ko na video na may kaugnayan sa loan.